I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Good morning, mga paps. Today is March 13. Anong oras na ba? 10:40 a.m. So ngayon, update ko kayo sa mga papis. Alam ko marami naghihintay dyan. At shout out nga pala kay mama, dahil nanggigigil na siya sa buhok ko. Magupit ko na raw. Comment nga kayo guys kung okay ba yung buhok ko, kung maganda. Tapos ito yung cage ni ano, ni Bella guys. And nilagyan ko siya ng mga ganito ng harang dito, para around the area eh talagang hindi makalapit si Bantay. Kasi sinuggest sa akin ni Kuya Egay na sensitive daw yung mga tuta. Huwag daw palapitin dun kay Bantay kasi baka nakakadilaan ng kuno ano. Baka mahawa niya ng anything na virus or parbo yung mga tuta. Kaya mas safe, huwag munang palapitin sa ibang mga animals. Kaya dapat hindi siya makalapit sa area na to. Baka kasi dilaan niya yung mga gilid, di ba? Mahawa yung mga puppy. Tara, pakita ko sa inyo. So yung ginawa ko dito, hinarangan ko lang itong mga gilid. Tapos paggabi, binababa ko lang to. And yun, ayun lang yung setup, medyo magulo. Si Bella guys, hindi ko rin siya nilalabas. Kasi kapag nilabas ko siya, may chance na makakuha siya ng ano, ng mga virus sa labas, matapakan. Importante yung sanitation ng mga puppy natin, lalo na dapat safe sila kasi talagang mahina pa yung mga immune system nila. So tara. Hindi ko pinapasok yung chinelas ko dito ha. Sa may labas lang, lagi lang ako nakapaa pag pumapasok. Yan. So ngayon, medyo magulo. At si Bella, hindi ko alam bakit niya laging inangat-ngat yung mga karton. Kakapalit ko lang ito nung last time eh. Yung mga tuta ngayon is saktong 6 days old. Yan, 6 days old yung mga yan, malilikot na. Oh, ang kukulit na. Pagkatapos, ang gagawin natin ngayon guys, so palitan muna natin ng ano, ng lagayan. Ay, ng karton pala, silinisin natin. Shhh! Inside. Here. Then, ito nga guys, paggabi, iniilawan ko rin siya, ito. Binababa ko tong ilaw na to dito para medyo mas mainitan, tsaka para hindi niya madaganan yung mga anak niya. Ang in-expect ko talaga guys sa nasabi sa akin lagi, kapag daw ganyan, bagong panganak, mapapagod daw ako, as in mapapagod, mapupuyat, kasi syempre every 2 hours padede, tapos hiwalay sa nanay. Pero nakita nyo naman guys si Bella, napakagaling mag-alaga. As in, walang hassle-hassle. Ang ginagawa ko lang, pinapakain ko lang siya, yun lang. Siya na yung nag-aalaga sa mga anak niya. Sobrang galing. As in, never umiyak yung mga tuta na nadaganan niya or hindi niya pinadede. Magaling, magaling si Bella talaga mag-alaga, guys. So, natutuwa ako dun sa ganun, sa pangyayaring yon. Mga paps, paltan ko muna itong ano at medyo madumi na. Paltan lang natin to, then linisin. Okay. Ang natin sa ilagay. Sikip na, ha. Dinatakas siya. So, dati dito lang nilalagay ito. Yan, dito muna kayo mga makukulit. Ay, wala. Makakalabas na to. Dapat dito planggaan ng malaki. Wait lang, wait lang. Dito na lang sila. Ang lalaki, oh. Ilang ano to? 6 days old puppy. Kasi guys, konti lang sila. Kaya, bago sila lumabas, talagang malalaki na sila. Unlike ng iba na madami. O, diyan kayo. O, please. Doon ka lang. Linisin muna natin to, guys. Linis, linis. Inangat nga itong lagi ni Bele. Then, dyan ka lang. Shhh! Stay. Okay. Ay, una alala nyo mga paps, nung una kong nilagay yung mga puppy dito kasi hindi ako prepared, madumi pa kasi ito, hindi ko pa nalinis. Nilagyan ko muna ng kulay blue, yung parang trapal na sakulin. Maraming nag-comment yan. Thank you po sa mga concern natin, mga concern ng mga paps natin dyan. Sinabi nilang mainit daw. So, kinabukasan, tinanggal ko na agad yun. Tapos, ang ginawa ko, dito na lang, nilinis ko, sinabon ko, sanitize. Then, hindi pwedeng ipasok yung chinelas, kaya nakapaa lang ako lagi.
Tapos nilalagyan ko lang ng karton. Ang problema, laging pinapapak ni Bella. Yo mga paps, kung meron kayong suggestion sa akin kung paano tama or ibang method paano alagaan tong mga puppy, comment down below lang kayo para syempre baka may malaman ako or ma-apply kasi alam niyo naman first time ko to sa pag-aalaga. So buti nga hindi ako masyadong na-stress dahil magaling si Bella mag-alaga. As in minsan kagaya nung nakakulab namin yung mga vloggers dito kagaya ng Harabas, umalis ako umaga siguro mga 6:30 ng umaga. Pinakain ko lang si Bella, din pagbalik ko, halos nakabalik ako 1 PM na. Okay naman yung mga tuta, walang problema, safe na safe. So yun lang, kaya talagang tiwala ako kay Bella, guys. Okay, matapos, din, baba mo kayan. Maliin buhat. All right. A good match. Bella, come. Sit. Ito malupit. Dito sa area na to, malinis na to. Yan. Tapos, si Bella, dun siya dumudumi sa gilid. Talagang dun siya sa may sulok ng CCR doon, tsaka pati ihi doon. Kaya yeah, very good to si Bella eh. May muta ka. Yan. Good girl to eh, good girl. Good girl Bella. Oh, wait lang guys, padidiin natin. Okay mga paps. So itong mga puppy, mag 1 week pa lang. Wala pa tayong pwedeng ipatake dyan na vitamins or anything. Sabi sa akin ni Doc Jai, huwag maingay. Sabi sa akin ni Doc Jai, 2 weeks pa raw yan bago pwedeng bigyan ng vitamins. So ngayon, ang kailangan natin, ma-boost yung mga nutrients nila galing sa gatas ng ating female or dam or nanay nila. Kaya ang ginagawa ko, itong vitamins niya, same pa rin, o may langgam pa. Itong vitamins guys, nung nag 1 month after stud si Bella, pinatake ko na to. Ito yung puppy OB. So para po sa mga may hindi alam, ito ay ang pre and post. So bago magbuntis or habang buntis at pagkatapos magbuntis, maganda pa rin to ipainom sa mga females natin. At ito naman yung isa, yung Enmalac. Pampalakas din to ng gatas. Sinasuggest sa akin ni Sir Aljon na maggumamit din ako ng Milky Dam, pero hindi na siguro kasi malakas naman ang gatas nito eh. Dahil tatlo lang naman yung pinapadede niya. Para sa akin enough na yan. Mahirap eh. Ay natapon. Shh, no. Mas maganda guys, 3cc syringe na lang gamitin nyo. Pero kasi ako 5ml to eh. 5ml yung pinapatake ko kay Bella eh. Okay. OB puppy done. And ito naman. Ito guys, ang take na to, twice a day to ah. Nakalagay dito kapag large breed 5ml, twice a day. Ayan, 2 cup na maliit. Papakahirap ako dito no. Yan. Twice a day. Yan. Okay na mga vitamins, goods. And itong mga puppy siguro ay nagugutom na. Bella, lay down. Lay down. Yes. Okay. Papadede tayo ngayon, guys. Ayan. Medyo namamayat si Bella, pero normal lang 'yan. Itong mga puppy natin, 2 lalaki, 1 babae. Lay down. Shh. Lay down. Yes. Ito, yan, nalalaki na guys, oh. Mamaya sukatin natin 'to, ah. Okay, hanapin mo ang dede. Gutom na 'tong mga 'to. Lay down. Ito pa. Shout out nga pala kay Dalaman 'yan. Yung isang meal dito, ano, pre. I-reserve mo na. Okay, ang lalaki ng mga puppy guys, promise. Compare sa 1 week, malaki sila. Yan. Nalakas dumede. Good girl, Bella. Lay down. Shh. Bella, lay down lang. Lay down. Yes, good girl. Sukatin natin sila guys. Ito yung pinakamalaki dito. Female to eh. Ayan o. Sukatin natin kung gaano kahaba. Oh, wag yan. Huwag ka malikot. Ilan?
10 something. Hindi kasi nakaunat eh. Ayan, nasa mga 10 inches siya. Ayan, teka lang, kunin ko. Baka umiyak. Halika dito. Alakas na mwede. Ayan, ito female to guys. Pinag-iisipan ko tong ikip eh. Kasi ang ganda oh. Tignan natin kung gaano kahaba guys. Sukatin natin. 10 nga. Nasa 10 inches siya. Almost 10.5 inches itong isa. Yung timbang na to siguro half kilo na to mahigit eh. Mag-iisang kilo na siguro halos ha. Wala kasi akong timbangan eh. Ayan. Ito yung dede, ito yung dede. Ito. Ayan, ayan. Ito yung pinakamalakas dumede. Minsan ginaguide ko sila pero usually naman si Bella na lang dito nag-ano eh, nag-aasikaso eh. Ang taba oh. Itong iba halos ganun din kalalaki eh. Actually malalaki sila lahat eh. Itong isang male. Ganun din halos guys, 10 inches din halos talaga. Walang napag-iwanan, malalaki halos lahat. So nakakatuwa lang to guys kasi first experience ko to na makapag-alaga. Natutuwa ako kasi nasubaybayan nyo tong mga journey ko sa pag-aalaga ng aso. Tapos eto, nakakatuwa naman talaga tong mga puppy na to. Ang cute. Yun, first time ko lang rin na magkaroon ng ganito. Kaya nasobrang nalilibang din ako. Ito kaya yung ikip ko. Kaso lang, nag-iisip ako kung magkikip ako or hindi. Dahil mahirap mag-alaga. Pakain pa lang, nabubutas na yung bulsa ko. Yan ang pinag-iisipan ko, guys. Pinapakain ko si Bella 3 beses sa loob ng 1 araw or minsan 4 pa. Bella, here. Okay? Sit. Bark. Yes. Down. Sit pretty. Yes. Ah, marunong ka pa rin mag-sit pretty, ha. Okay, go. Yes. So mga pap, abangan nyo lagi yung mga update ko dito sa mga puppy at kay Bella. Oh, gumapang na yung isa. Ang lalakas gumapang eh. So yan, hintayin nyo yung update ko sa kanila. And kapag hanggang sa mabenta ko sila, update ko kayo kung sino makakabili or yun yung mga interesado, message nyo lang din ako. Ang available na lang dito, isang male, isang female. So hindi naman sa mataas na presyo ko ibibigay, basta PM nyo lang ako sa page ko kung interesado kayo. Basta malapit sa area, walang problema. Shoutout ko muna syempre yung mga subscriber natin na lagi nag-aabang. Thank you sa inyo. Shoutout kay Jennifer Ausan, Alan Corpus from Cebu, Tito ko yan, ingat ka dyan Tito. Lee Ronald Tabada, BM Maxine, Irvin James Molinar, BM Coffee, Rowell Stevie, Explorer OF WUSA from Washington State. From Harabas daw siya. So maraming salamat din po kay Sir Jeff ng Harabas. Tinulungan nyo kami lahat ng mga small YouTuber dito sa bayan ng San Jose. So hanggang dito na lang po. Pop Sneaks out. Thank you.